po naman sa Rizal Province ngayong araw si Prom D Standard Bearer, Senador Manny Pacquiao. Sakaling manalo, na pipisil po niya na maging anti-corruption czar si House Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva. Nagpapatrol, Robert Mano. Ang corruption mo sa Pilipinas, kasi yun po ang ugat ng mga paghihirap. Yung mayaman, yung mga mayaman at yung mahirap at lalong nagbusog-sog sa kahirapan. Ang isyu pa rin ng korupsyon ang isa sa inilapit kay Senador Manny Pacquiao sa kanyang pakikipagdialogo sa mga residente ng Rodriguez Rizal ngayong araw. Ang tugon ni Pacquiao, ang hugot ng kanyang pagtakbo at kung bakit siya nakikipaglaban para sa mga mahihirap. Masakit sa loob ko na sabihan kami ng magulang namin, uminom lang muna kayo ng tubig, baka mamayang kami makakahanap tayo ng pagkain. Kaya itong laban ko, laban ng bawat Pilipino. Gusto kong putuloy ng mga sungay ng mga nagsasamantala dyan na matagal nang nagnanakaw dyan sa gobyerno. Ayon kay Pacquiao, kung sakaling mahalal, plano niyang italaga si Jesus is Lord Leader at House Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva bilang anti-corruption czar. Si Villanueva ay party list representative ng SIBAC o Citizens Battle Against Corruption. Nakausap kami ni Brother Eddie Villanueva at gustong-gusto ko yun yung plano niya about sa pagsugpo ng corruption. At kung sakaling ako ay manalo ng pagkapangulo, naway tanggapin niya ang aking panyaya na gawin ko siyang magiging head o czar sa campaign dito against corruption. Samantala, may pakiusap at babala din siya sa mga nagpapa 5-6 o nagpapautang ng may malaking tubo. Bawa naman kayo kasi yung mga nangungutang ng 5-6, mga mahihirap yun. Pagdating ng panahon, yung 5-6, i-criminalize natin yan. Kasama ni Pacquiao sa pagsuyo sa mga botante ang kanyang may bahay na si Jinky. Dalawang araw ang inilaan ng Team Pacquiao sa pag-ikot sa Rizal. Ang rehiyon na kinabibilangan naman ng Rizal Province, ang Region 4A, ang may pinakamaraming registered voters sa lahat ng rehiyon na may 9.2 million voters. Ayon sa COMELEC, nasa 65.30% ang voters turnout ng Rizal Province noong halalan 2019. Matapos makipagpulong sa mga taga-Rodriguez, umikot ang Team Pacquiao hanggang sa bayan ng San Mateo. Bagamat ipinagbabawal ng COMELEC, hindi naman naiwasang makipagkamay ni Pacquiao, lalo na sa mga pagkakataon na lumalapit ang mga taga-suporta. Robert Mano, ABS-CBN News.